Alright, on the good side naman guys, this is abundance of money, okay? So, i-mind nyo na yan. Kasaganaan ito sa pera mga kapiksi, and pagka bear months talaga, no, November, December, ano to, parang, ano na yan, given na yan. Kasi lalo na yung mga nagtatrabaho, unang-una may 13th month kayo, kasi batas ang 13th month pay sa Pilipinas, lalo na kung nasa Pilipinas kayo. So, automatic yan. Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Monthly Taroscope para ngayong November para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin guys. Pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo mga kapiksi. Okay? So, unahin natin tong deck na to. Ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. By the way, mga kapiksi, nakapublish na yung inyong 2025 kapalaran sa bawat zodiac sign. Nandyan lang sa ating homepage mga kapiksi. So, hanapin nyo na lang guys. Alright, so grabe, sobrang ganda nitong mga messages para sa inyo. Unang-una, unahin natin ito guys, success, tagumpay, victory mga kapiksi. Okay, so i-mind-mind nyo na to guys. Sa comment section, makaranas kayo ng tagumpay. Yung iba sa inyo, pwedeng nai-hit nyo yung mga targets nyo, yung mga desires nyo. Kung meron kayo mga sinet na targets or goals, mga kapiksi, mapagtatagumpayan nyo yan. Yung iba naman sa inyo guys, kung kayo ay nagkakaroon ng mga problema, parang sinasabi din dito na ma-overcome nyo successfully, mapagtatagumpayan nyo yung mga problema, mga pagsubok, mga challenges sa buhay. So it's a win-win for you mga kapiksi. Okay? And another message guys is there's something better na paparating sa inyo. So for some of you guys, kung minsan parang feeling mo hindi napupush out sa physical reality mo, yung mga hinihilingin mo, yung mga dinadasal mo, yung mga bagay na gusto mo, parang hindi siya dumadating sa inyo, huwag kayong mag-alala mga kapiksi, or kung may nawala man, no, sometimes kasi may nawawala sa buhay natin, pwedeng nawawalang tao, nawawalang sitwasyon, nawawalang bagay, nawawalang pagkakataon, okay? Sometimes lumilipas, sometimes nawawala sa buhay natin. And that's fine, mga kapiksi, no? Isipin nyo na lang na there's something better na kapalit yun sa inyo, or there's something better na paparating sa inyo, mga kapiksi. So, yun na lang yung i-look forward nyo kesa sa mag emote pa, mag-tampo-tampo pa, di ba? Wala naman tayo mapapala sa ka-emote mga kapiksi, hindi naman tayo marirecruit na artista. So wag na tayo mag-emote guys, no? Isipin nyo na lang na there's always something better na may kapalit lahat ng nawawala sa ating buhay mga kapiksi. Okay? And sa mga kapiksi natin na may kailangang pagdesisyonan, listen to your intuition mga kapiksi. Pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng puso mo, kung ano yung gusto mo mga kapiksi, kasi at the end of the day it's up to you, lahat ng mangyayari sa buhay mo sa'yo yan, nakasalalay yung success mo, yung kasaganaan mo, yung tagumpay mo, yung failure mo, yung pagkalugi mo, yung problema mo, lahat yan sa'yo nakasalalay. So yung ikatatagumpay mo at ikababagsak mo, sa'yo din yan nakasalalay, depende kung anong finofocus ng attention mo. So always make sure na nakafocus palagi sa magaganda, sa mga positibong bagay, para yun din yung ma-push out sa inyong physical reality mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo. Ito guys, i-mind-mind nyo na to. Mind success, mind tagumpay, mind something better. Okay? Mind-mind nyo na yan guys sa comment section. So, tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong November mga kapiksi. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano magmanifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga.
dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount until October 31. Kaya i-avail nyo na mga kapiksi, sobrang ganda. So, Taurus guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread mga kapiksi. This is both negative and positive. Unahin muna natin yung negative guys. Meron din ditong presence ng another air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaari may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another air sign. Eto guys, parang feeling ko nagkakaroon kayo ng problema or conflict sa mga anak. Kung meron kayong mga anak, mga kapiksi, no? Parang mga teenager or parang nagkakaroon kayo ng problema sa mga anak, mga kapiksi, kung meron kayong mga anak na pasaway o kaya naman, hindi, huwag natin i-label na pasaway yung mga anak natin. Walang pasaway na anak, okay? Hindi lang sumusunod siguro. Pero walang anak na pasaway, lahat ng anak mababait mga kapiksi. So, for some of you, parang medyo nagkakaroon siguro kayo ng konting conflict sa inyong mga anak, konting problema na medyo nagpapasakit ng ulo nyo, mga kapiksi. So, kausapin nyo ng maayos, guys, no? Pag nakikipag-usap kayo ng, sa mga anak nyo, make sure na, lalo na kung medyo matanda na, mga teenager, ganyan, medyo matatanda na yan, no? May ano na yan, may isip na yung mga yan. Kausapin nyo ng mahinahon kasi kapag kinausap nyo na yung pagalit or palagi yung pinagagalitan, magre-react din yan, defensive din yung mga yan, hindi yan ang ano yan, ang initial na reaction nila is magalit din. Baka mag ano pa yan, magmokmok pa, baka sabihin nila ano ba to, si nanay, si tatay puro na lang, palagi nilang galit, ganyan. Wala nang nakitang tama sa akin, 'di ba? Yung mga ganun, yung mga napapanood natin, guys, no, sa mga TV, sa mga drama, totoo 'yan eh. Kaya dapat kausapin din natin yung mga anak natin ng maayos para kung ano man yung mga problema nila or problema niyo na pinagdadaanan niyo, mga kapiksi, ma-solve, okay? Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko you feel lonely, no? Pero may magsasalba sa inyo, mga kapiksi. Yung iba, parang nalulunod kayo sa kalungkutan, no? Or baka merong, baka na homesick kayo, lalo na kung malayo kayo sa pamilya nyo, sa mga kapiksi natin na nasa abroad. Parang baka malayo kayo, kaya na homesick kayo or nalulungkot kayo. Or baka may mga problema kayo bukod dito na kinalulungkot nyo. Pero ang nararamdaman natin dito guys is may magsasalba sa inyo, no? May magsasalba sa inyo sa kalungkutan. Ibig sabihin na magsasalba, magsisave, no? May magsisave sa'yo, may tutulong sa'yo, kapamilya mo o kaya kaibigan mo mga kapiksi. Handa silang tulungan ka. Kaya kapag may mga problema kayo guys, huwag kayong mahiyang magsabi, humingi ng tulong sa mga kaklose nyo. Sila yung unang-unang makatulong sa inyo mga kapiksi. Okay? Alright, on the good side naman guys, this is abundance of money. Okay? So, i-mind-mind nyo na yan. Kasaganaan ito sa pera mga kapiksi, and pagka bear months talaga, no, November, December, ano to, parang ano na yan, given na yan, kasi lalo na yung mga nagtatrabaho, unang-una may 13th month kayo kasi batas ang 13th month pay sa Pilipinas, lalo na kung nasa Pilipinas kayo. So, automatic yan. Meron kayong mga 13th month pay. Yung ibang kumpanya nagbibigay pa ng 14th month, 15th month. Mga bonus, incentives, ganyan. Parang marami kayong makukubra ngayong November, mga kapiksi. Meron pa mga paaginaldo, di ba, paregalo. Kung sinuwerte pa kayo, baka manalo pa kayo ng mga prize. Mga raffle, di ba? Raffle prize. Ito yung panahon na gusto nyong pakinggan yung ating ano... subliminal guys, yung pampaswerte subliminal natin, pantabay malas pang akin yung swerte, at saka yung para manalo na sa raffle or contest, no? Ganitong time maganda na pinapakinggan yan para manalo kayo ng mga raffle. Ang dami na ng ano nyan guys, ang dami ng patunay nyan pinupost natin, no? So grabe yung subliminal na yun.
So, pakinggan nyo mga kapiksi, okay? And for some of you, maaari din magkaroon ng mga magagandang changes or pagbabago. Kung ano man itong mga kapiksi, depende rin sa pagbabago na ginagawa nyo sa buhay nyo mga kapiksi, okay? So, what else guys? I-mind man yan, no? Sa comment section, mind, abundance of money, maraming pera, maraming pera. Yung iba sa inyo guys, kung may negosyo kayo, magbo-boom yung mga business nyo. Mga kapiksi, nakalimutan ko sabihin. Magbo-boom, ibig sabihin, lalaki, dadagsa yung mga customers nyo, and dadami yung kita nyo guys ngayong November. So, yung iba sa inyo, parang pinagpapahinga kayo, mga kapiksi, ni Universe, kasi, kumbaga parang, you've been good, naging masipag ka ngayong 2024. So, ito yung mga panahon na magpahinga naman kayo ng konti, isip-isipin nyo naman yung sarili nyo, pause, take a break, mga kapiksi, mag-relax, mag-unwind, guys, okay? And for some of you guys, nagiging maganda din yung relationship nyo, pero parang feeling ko, kayo yung umiiwas, no? Feeling ko, nagiging maganda yung relationship nyo sa mga katrabaho nyo, dun sa iba, no? Pero parang feeling ko, kayo yung umiiwas dun sa mga kasamahan nyo sa trabaho for some reason. Parang you are drawing some kind of line, no? Na parang hanggang ganito lang yung friendship ko sa kanila, hanggang ganito lang yung pakikisama ko. And para sa akin, walang masama dun, guys. Kasi they're not your friends, no? They are your co-workers. Iba yung friends, iba yung co-workers. Pagkasamahan mo sa trabaho, trabaho. Diba? And yung friends yan, no? So parang ganun mga kapiksi. And for some of you guys, no, pwede rin merong mag-confess ng kanilang pag-ibig or nararamdaman sa inyo, pero parang i-reject nyo to, parang hindi nyo sila tatanggapin, parang hindi pa kayo ready sa relationship mga kapiksi. Okay? Alright, so yan yung mga energies nyo guys ngayong November. Comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys. Ito pala yung yes or no pick a card reading natin. So, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, itanong nyo sa isip nyo yung isang tanong na gusto nyong malaman for November. Answerable by yes or no. Tapos tingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. And, by the way, mga kapiksi, remind ko lang kayo, meron tayong membership program sa ating channel. I-click nyo lang yung join button dito sa baba o kaya dito sa taas. Kapag member na kayo mga kapiksi, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, hinga ng malalim mga kapiksi. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo. And then, pili kayo ng isang card. 1, 2, 3. Kung card 1 ang napili nyo guys, ang sagot sa tanong nyo ay no. Kung card 2 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman, ang sagot sa tanong nyo ay yes mga kapiksi. Okay? So comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo. Again, lahat ng pinapamain-main ko sa inyo, i-main nyo na. And comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga 2025 kapalaran guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to para pakinggan nyo yung ating mga pampaswerte sa subliminals. Thank you for liking, sharing, subscribing. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.